Hi guys! Kamusta kayo? So, today meron naman tayong panibagong vlog. Medyo magandang topic. Sa mga nagtatanong kung ano ba daw yung ginagamit kong stencil technique, kung bakit daw ganun yung stencil ko kumpara dun sa mga traditional nating stencil na tinitrace. So, bago ang lahat, para dun sa mga bago nating subscribers, maraming salamat sa inyo guys sa pag-subscribe. And sana meron kayong mapupulot talaga sa aking kaalaman pagdating sa tattoo. And gusto ko lang magpakilala sa inyo, ako nga po pala si Deng. Isa rin po akong tattoo artist kagaya nyo, pero nakabase ako dito sa Canada. So guys, for today's topic, tungkol sa kanya. Tawag dito is stencil thermal printer. Alam ko yung iba sa inyo alam na to. Gusto ko lang i-explain kung ano ba yung nagagawa nito sa akin sa pang day-to-day kong pagtatato and kung worth it ba and okay ba for investment. So, mas maganda kung panoorin nyo kasi yung gagawin nating stencil dito is itataturin natin. And gagawan din natin siya ng time-lapse para makita nyo kung paano ginawa yung stencil na galing dito papunta sa balat, di ba? Pero bago lahat, bago ko ituro itong panibago nating topic, baka pwede naman pakiclick yung subscribe button. Paki-hit na rin yung notification bell para ma-notify ka every time na mag-upload tayo ng bagong vlog. So guys, panoorin nyo. I hope na meron kayong matutunan sa akin ulit today. And pag-usapan natin later, pagkatapos ng video, kung effective ba, ano ba yung mga tip na may bibigay ko sa inyo, at kung worth it ba natin siyang bilhin. Okay? So check na natin guys. Sana magustuhan nyo. So ayun guys, so ito yung design natin. Ang software na ginagamit ko is Photoshop para mag-design. So ito na yung output ko. So ipiprint na natin siya dito sa printer natin. Desktop printer lang. So ayun na. Okay, so ngayon ipapakita ko naman kung paano ako nagpiprint sa stencil machine. Okay, tara gawin natin. Okay, so guys, yan yung stencil printer natin. Tawag nila dyan is stencil thermal printer. So, syempre, kung may thermal machine ka, iba dapat ang gagamitin mo dyang stencil paper. So, ito yung gamit ko dyan. Spirit Classic Thermal Tattoo Transfer Paper. Okay. Hindi siya pwede yung ordinaryong tracing paper, yung pang-trace lang natin. Yung pang-manual. So, ito iba to. Dapat talagang pang-makina. Pang-machine. Okay? And then, yan yung mga button kung saan natin siya pinipindot. Merong mirror, merong photo, may deepness 1, may deepness 2. Pag gusto nyo yung mas malinaw at mas mag-crisp yung stencil nyo, pinipindot yung deepness 2. Pero gumagana lang yan pag hindi gumana si deepness 1. Okay? Tapos, pag hindi okay yung stencil, magkiklik yung error. So, meron kang stop at may copy button ka para kung gusto mo ng gamitin. So, ito naman yung loob niya. Then, pinapasok yung papel. Madali lang siyang gamitin as in. So, papakita ko na lang kung paano siya gumagana dito sa video natin ngayon. Okay? So, ko lang pakita sa inyo yung specs niya. At kung ano yung itsura niya. So yan yung printer natin. Tapos ito yung stencil paper natin. Ganun ulit, tatanggalin lang natin yung bandang gitna. Yung parang pinaka onion skin. Ito na. Then
Sasalpak natin siya sa likod. So, pag ganito. Pakin siya pag ganito. Napakasimple lang nito. Pag meron kayo nito, mapapabilis yung trabaho niya. So, ganyan lang. Close ko lang siya. Unlock. Then, ilalagay na natin yung pinirit natin kanina. So, baliktad. Ganyan. I-click ko lang yung copy and then automatic na siyang gagana. Check nyo. Ganyan lang yun guys, antay nyo lang matapos. Copy. Kunin lang natin to. Yan, papakita ko sa inyo yung final output. So, yan na siya. So, tatanggalin ko lang to, papakita ko sa inyo. So, yan na siya guys. Instant, diba? So, hindi mo na kailangan mag-trace. Yan yung gamit ko. From Photoshop Design, then ipiprint po lang sa desktop printer. Then, dito na sa thermal machine natin. So, ito na yun guys. Diba? Wala pang 5 minutes. Meron na tayong stencil. So, maganda yung ganito. Kasi hindi na mapapagod yung kamay mo sa pagtitrace. And for sure, mas perfect pa yung stencil mo. So, kung halimbawa magkamali ka sa paglagay sa balat, pwede mo lang ulit i-print. Diba? So, yun na. Ready to go na tayo. Tatuwa na. So, ayun na nga guys. So, yun yung ginagawa ng stencil printer na nabili ko. Mabilis lang siyang gamitin. 5 minutes. Ready na. Ang mahirap kasi doon is yung paggawa ng design para ma-print mo doon. So, mapapayo ko kung gusto niyong bumili noon, dapat medyo marunong kayo sa Photoshop or kung ano man software yung ginagamit nyo. And then syempre, dapat meron kayong printer na medyo malinaw para pag pinirint nyo doon, mas solid. Medyo may kamahalan siya dito. Sa pagkakaalala ko, nabili ko siya almost $300 plus shipping and tax. Pero, para sa trabaho ko kasi, medyo napapabilis. Medyo worth it siya sa akin. Kailangan ko talaga siyang bilhin. Nung una, wala talaga ako niyan. Puro ako trace. Pero, tumatagal ako ng halos isang oras mag-trace lang ng isang malaking tattoo. Kasi, noong time, syempre, maliliit lang ang ginagawa ko. Pero ngayon, halos lahat malalaki. Diba? So, wala akong choice. And, may background naman ako sa graphics. Kasi nga, diba, graphic designer ako. So, mas napabilis pa yung way ko kung paano ako gumawa ng design. And paano ako gumamit ng printer na yun. So, para sa akin, worth it. Yung printer na yun, siya pa yung pinakamura. Hindi siya yung pinakamahal dito at pinakamaganda. Actually, medyo ano lang yan eh. Low end. Pero, para sa akin, practical. Ba't ka bibili na mahal kung nagagamit mo naman yung mura, diba? So, doon na lang tayo. Pero kung gusto nyo mas maganda pa,
Mas marami pa talagang mas maganda, pero yun nga, medyo may kamahalan. Diba? So, para sa akin, mapapayo ko is, pwede kayong bumili kung marunong kayo sa graphics or kung nagdi-design kayo through computer. Pero kung mas gusto niyo yung nagtitrace, siguro ituloy niyo na lang yun. Nasa inyo naman yan. Kung mas gusto niyo dun pa lang habang nagtitrace kayo is napapractice yung gagawin yung tattoo, okay rin yun. Diba? So, bigyan niyo na lang siguro ng oras para pagdating ng tattoo niyo, hindi pagod yung kamay niyo. Yung sa akin kasi, natanong-tanong ko na rin sa mga kaibigan ko dito, mga tattoo artists, ang sinasabi kasi nila, at least yung printer na yun, pag-print mo, hindi pagod yung kamay mo. Plus, pag nagkamali ka sa paglagay ng stencil, mas madali, di ba? Mag-print ka lang, and then, kabit ka na lang ulit. Unlike kung na-trace mo siya at nagkamali ka, minsan, di ba, hindi naman talaga maganda na yung stencil na na-trace natin. So, uulit na naman tayo mag-trace. So, kakain na naman ang oras yun. So, para sa akin, effective yun. Nasa sa inyo, kung gusto nyo bumili, marami naman supplier na legit dyan sa Pilipinas, itry nyo. At alam ko, parang mas mura yata dyan eh. Parang 5,000 to 6,000 pesos. Hindi lang ako sure. Yun lang yung nakita ko at nabasa ko ng mga nakaraan. So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo sa akin. And syempre, hindi mawawala yung vlog natin na to nang walang shoutouts, di ba? So, shoutout natin yung mga tropa natin ngayon. So, shoutout kay Aljon Dimamibas, kay Vince Antonio, kay Basti, Desert Ink, Tiga Barencia, salamat bro. Kay Vance Nev, Tiga US naman siya, salamat bro. Maabot na tayo sa US, tsaka sa Barin. Maraming salamat sa panonood guys. Tsaka shoutout ko na rin si Choi Makaraeg. Nabasa ko yung message niya sa YouTube and medyo nakakatuwa naman kasi isa daw ako sa pinafollow niya ngayon na Pilipino na nag-YouTube, nagpa-vlog para sa tattoo at talagang nagugustuhan niya yung mga gawa natin. So, gusto ko lang magpasalamat kasi sa mga ganong message or lahat na message nyo guys, sobrang mas lalo ako naiinggan yung gumawa ng vlog at mas lalo ako naiinggan yung tulungan kayo. Parang tinutulungan nyo ako, tinutulungan ko rin kayo. Parang give and take na lang tayo, di ba? And malapit na. Nagsasave lang ako ng konting tips. Tapos, malapit na tayo mag-share ng blessings natin sa inyo, guys. Okay? So, patuloy lang sana kayong manood. Tapos, dun sa mga bago natin subscribers, maraming salamat sa inyo. Sana dumami pa kayo para mas marami pang makapanood at mas marami pang makaalam ang tamang way ng pagtatato, lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang. So guys, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa akin today. Sana i-share niyo yung video na to. And ingat po tayo palagi. And I'll see you on my next vlog guys. Bye!